Patay ang 39 anyos na garbage collector sa Dagupan City matapos tamaan ng leptospirosis. Yan ang tinutukan live ni Russell Sumorio. Russell? Si Jay, ang paglusong sa baha ng walang proteksyon ang dahilan ng pagkakaroon ng sakit na leptospirosis. Mahigpit ngayon ang paalala ng otoridad matapos makapagtala ng kaso ng pagkamatay dahil sa leptospirosis dito sa Dagupan City. Patay ang 39 anyos na garbage collector na si Dante Zamora matapos sumanong tamaan ng leptospirosis sa Barangay Pantal, Dagupan City. Ayon sa kaanak ng biktima, una raw siyang nilagnat, sumakit ang tiyan at nakaranas ng pananakit ng katawan. Na-confine si Zamora sa ospital ng ilang araw bago siya mamatay. Wala raw siyang proteksyon tuwing nangongolekta ng basura sa baha. Sabi nung doktor, ano na yung leptos, parang yung naapektuhan na yung ano niya, yung kidney tapos yung puso. Medyo pagaling na yung sugat niya sa kamay kasi tuyo na yun eh. Yun daw, leptos daw eh. Lumalabas sa death certificate ni Zamora. Nagkaroon siya ng septic shock at severe leptospirosis. Magguantis kasi rin tapanan ni aga, hindi siya maano yung sugat mo, sabi ko sa kanya. Ngayon ayaw ko, sabi niya ganun. Talagang iba na po yung kulay ng ano, tubig po. Tapos hindi siya nagbutan. Sabi kasi ng kuya niya nung namatay, tiningnan niya yung paa niya, wala daw sugat sa kamay lang daw, nagkasugat. Siyempre alam mo na ang leptospirosis, grabe pag tumira. Ang leptospirosis ay isang sakit mula sa ihi ng daga na may Leptospira bacteria. Nakukuha ito sa paglusong sa baha ng walang proteksyon. Kung lumulusong po kayo sa baha, kailangan pong mag-prophylaxis. Kaya libre po yung gamot, ibibigay po namin yan sa inyo. Sa tala ng Center for Health Development, umabot na sa 52 ang naitalang kaso ng leptospirosis sa Rehiyon 1 mula January 1 hanggang sa kasalukuyan. Si Jay, may mga lugar pa rin dito sa Dagupan City na binabaha bunsod ng high tide. At kabilang dyan, yung Barangay Malubod, Barangay Pugo Chico, Barangay Bunuan Giset, Herrero Perez at dito sa kinaroroonan natin sa Barangay Pantal. Apektado rito yung mga motorista, mga residente, maging na mga estudyante na kanina nakita natin pumapasok sa kanila mga paaralan habang nakalusong sa baha. At batay doon sa tala ng Center for Health Development Ilocos, sa 52 kaso ng leptospirosis na naitala dito sa Rehiyon 1, 6 na yung naitalang patay. Mas mataas ito kumpara sa 4 na naitalang patay sa parehong panahon noong 2021. Kabilang naman sa mga sintomas ng pagkakaroon ng leptospirosis, yung pananakit ng ulo, pananakit ng kalamnan, pananakit ng tiyan, at kabilang din dyan yung pagkakaroon ng rashes sa katawan. Kaya kapag nakakaranas na ng mga sintomas na ito, payo ng otoridad agad na magpakonsulta sa pinakamalapit na health center o ospital para agad na masolusyonan at hindi na lumala yung kanilang mga kondisyon. At tuloy-tuloy naman no, yung pamahagi ng gamot laban sa leptospirosis ng City Health Office. Umiikot sila sa mga barangay, most especially dito yung mga barangay na affected ng high tide. Si Jay. Russell, may paliwanag ba ang Committee on Waste Management ng barangay? Dahil ang sabi eh, walang suot ng kwantes ang biktima, kaya siya tinamaan ng leptospirosis. Yes, CJ, nakausap natin kanina ang pamunuan ng Committee on Waste Management dito sa Barangay Pantal. Sabi nila, hindi naman sila nagkulang sa pagbibigay no, ng safety gears sa kanilang 15 na garbage collector dito sa Barangay Pantal. At dahil prioridad din dito yung kalusugan ng mga garbage collector. Minsan ay talagang nakakaligtaan daw kasi ng ilang garbage collector na magsuot ng protective gears gaya ng bota kapag lumulusong sa baha at yung guantes kapag naghahakot sila ng mga basura. Kaya't paalala pa nila sa iba pang mga garbage collector dito sa lungsod ng Dagupan na magsuot ng mga protective gears lalo na ngayon at nararanasan ang mga pagbaha. Si Jay. Maraming salamat, Russell Sumorio.